Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating special episode entitled as Restored dito po sa ating Facebook page. So by the way, I am Prime. I will be your host for today for this episode. And right now, meron po kami inimbitahan na isang tao na malaki ang naiambag at naging impact sa ating camping ministry. And by the way, he was a camper before na tulad ko din dyan sa camp natin sa Zambales. And right now, I want to tell a story about him, a quick story na kung saan before dati siyang magnanakaw, gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, panggagancho ang kanyang hilig dati. Pero yun siya, bago siya tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, siya po isang butihing asawa, isang camp speaker, a pastor, an MC, a camp director sa ating camp, and most of all, isang ulirang ama sa kanyang tatlong anak. Let's welcome Pastor Rodel Macale. Thank you so much, Prime. Welcome, Pastor Rodel, sa ating new episode for today. And I just want to ask first, kamusta ka bilang isang pastor at isang ama? Sa biyaya ng Panginoon ay masasabi ko sobrang blessed and napakasaya ang experience bilang isang ama. At the same time, exciting. Kasama na doon yung medyo stress sa kakulitan ng mga kids. But overall, masaya and blessed talaga. Okay, speaking of masaya, syempre, di ba kapag nakapag-invest tayo ng time sa mga anak, especially with Samantha, ang bunso mong anak, What is your most favorite part as a father habang kasama mo sila? Ang pinaka-favorite na part ko ay yung bang makita ko yung mga kids ko na meron silang ngiti sa kanilang mga mukha, especially pag naririnig ko sila na talagang humahalakak sa tuwa. Alam mo yun, lalo na pagka yung bagay na galing sa akin ay nagbibigay sa kanila ng ganitong pakiramdam. That is my favorite feeling every time na makita ko sila sa ganung situation. Okay. Pero ano yung kinakatakot mo bilang ama sa kanila? Kinakatakot mo na mangyari in the future? Siguro yung ano, kasi in my past life, no, alam ko yung naging experience ko and totally worse. And for me bilang isang tatay, hindi naman nating kontrolado yung ating mga anak. And isa sa pinakakinakatakot ko is yung bang maranasan nila yung bagay na na-experience ko before. That's why sa biyaya ng Panginoon, sa ating tiwala sa Kanya, talagang ibinibigay natin yung talagang kapalaran nila sa ating Panginoon. So meron ka bang mga natutunan nung kabataan mo, the way kang palakihin or disiplinahin ng father mo before na hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagawa mo sa mga anak mo? Pagpalo or pag pinagsasabihan kapag may nagawang mali? Siguro yung pagdating sa pagdidisiplina, ako kasi namamalo talaga ako, especially sa panganay ko, talaga na experience niya yung pamamalo ko. But the same time, ang masakit din sa part ko eh, na pag yung anak mo nakita mong nasaktan, at ikaw yung naging dahilan, iba pa rin yung pakiramdam. Siguro dahil, but it's biblical, yeah. Okay? Na nararapat lang natin na disiplinahin ang ating anak so that sa kanilang paglaki ay hindi nila ito maging kasanayan yung mga maling bagay na kanilang ginagawa. And I believe that is the hardest part of being a father, na makita mong mawala sa route or mawala sa track ang yung mga anak. Kaya minsan kailangan paluin para madisiplina din natin. Tama. Pero ikaw ngayon, ano yung kinakatakot mo bilang ama para sa kanila? Is yung may bagay ako na magawa na hindi tama and then makita nila to sa akin at gayahin nila. Okay. So that's why I'm very careful when it comes how I live, especially in front of my kids. Pero ito lang, na-curious lang ako. Ano yung pangarap mo or dreams mo para sa mga anak mo na sa tingin mo na hindi mo na-achieve na gusto mong mangyari sa kanila? Simple lang eh. Siguro yung maibigay ko sa kanila yung edukasyon na kailangan ng lahat. Dahil ito yung hindi ko na-achieve nung aking kabataan. Dahil na rin siguro sa sarili kong kagustuhan na mas pinili ko yung mga bagay na sa akala kong maganda at masaya. So para sa akin, gusto kong ma-achieve nila yon at the same time, ma-achieve nila yung personal na desire nila sa buhay.
So, dahil naniniwala ako na may sariling plano, mm-hmm. ang Panginoon para sa kanila, I'm sure na mas maganda sa plano ko. I agree on that one. So, since after you graduated as a BBC student, nakatulong kayo sa pag-church plant na iba't ibang simbahan, at ngayon, you're currently pastoring a church in Marikina. Speaking of that, of pastoring, do you have any struggle with time management with your kids, with your wife, habang nag-church plant kayo ngayon? Ministry is really demanding when it comes to time. So, napaka-dami nating inaasikaso. You're ministering people, mm-hmm. a lot of people, 24/7 actually. Walang pinipiling oras ang ministry. That's why in part naman ng pagiging father, doon ako na-challenge when it comes na nakukompromise na yung time na para sa aking mga anak. I decided to save a day. Do you have any schedule or specific na araw? Yes, every Friday, ito yung binibigay kong time for my family. We go somewhere, spend time with my kids. So that ayoko na nagbibigay lang ako ng maraming time sa iba't ibang tao, then yung aking pamilya ay aking napapabayaan. Siyempre, di ba, as we pastor a church, hindi naman agad na pastor. May mga tao ba sa tingin mo na malaki ang naambag sa'yo? The way they coach you, disciple you, or mentored yes. you? Alam mo, sa bagay na yan, totally napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon kung asan ako ngayon. Bukod sa pagtawag niya, ipinagpapasalamat ko yung mga taong ginagamit ng Panginoon upang ako ay tulungan, i-guide sa buhay ng ginagawa ko ngayon, and I'm very grateful with that. Okay. So, since you mentioned na may mga taong tumulong sa'yo, can you say any names sa tingin mo na napakalaki ng naitulong sa'yo to be a pastor? Yeah. Specifically, this is Dr. Mark Boxton, a godly man na siyang ginamit ng ating Panginoon upang ako ay i-mentor since 2008. Nang makilala ko siya until now. So, siya rin yung aking mentor when it comes sa aming ministry na Anesthesiver Ministry, which is the Magic Illusion Ministry. So, talagang napakalaki ng impact na ginawa niya sa akin dahil siya ay naging magandang ehemplo. Hindi niya lang ako tinuruan when it comes sa magagandang salita, maging sa mismo sa kanyang buhay na aking nakikita, ako ay natututo. What is the best moment that you can remember as a pastor? Since you've been a pastor for almost a year, right? Mm-hmm. What is your best part as being a pastor in Marikina? I think for me, same siguro. Naging pastor ng mga taong aking miniministeryohan at the same time ng aking pamilya mismo. Na maging pastor sa kanila. May guide sila sa kalooban ng Panginoon. And I think that is the most fulfilling part for me to minister not only the other people but my own family. Okay. So napag-usapan na natin anong ginagawa mo as a pastor, what are your goals as a father. I just want to know personally, for you, what is a father's love? Father's love is unconditional love. In Greek word, it's agape love. Ito yung pag-ibig sa atin ng Diyos eh, na walang hinihintay na kapalit. Of course, you're going to raise up your children without expecting in return. You just papalakihin lang natin sila dahil out of love. Dahil mahal natin sila, and then hindi para paglaki nila ay susustentuhan nila tayo or what. You know, pag ginawa natin ito kasi mas magiging genuine yung pag-ibig natin sa kanila. And pag ito yung naramdaman nila, from out of love also, they will give or they will bless you in time. And yan yung sa akin eh. Kumbaga, palakihin natin. Alam naman natin, tayo mga Pilipino, from sa ating kultura, pag mga magulang, syempre, pag kailangan pagtapusin ang mga anak at sustentuhan. Pero for me, maybe same thing with God. Kung paano niya ibinigay sa atin si Jesus Christ in John 3:16, for God so loved the world. Diba?
that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Binigay niya yun sa world, sa sanlibutan, na lahat yun eh, lahat tayo eh. Walang kapalit. Mabuting tao, masama, diba? Kahit masama, masama ka, kumbaga ibinigay niya sa iyo ang Panginoon. Hindi lang para sa mga mabubuti. And that is the love na kailangan din natin. Tayo bilang mga individual, bilang isang ama, napakahirap na ibigay yung genuine love sa kahit na, especially kahit sa anak mo pa. Kung hindi mo na-experience yung talagang love ng Panginoon. That's why importante for us to be restored sa ating original design sa atin ng Panginoon na talagang merong purong pagmamahal. We need to know Christ. Kailangan makilala mo siya, tanggapin mo siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Yun ang tanging naging paraan sa akin personally. Kaya naranasan ko yung pag-ibig hindi lang sa Panginoon kundi sa mga taong nakasalamuha ko, especially sa family ko. Okay, thank you so much. And as he said, if you want to be restored with your family, the relationship that you have, you should be restored first with God or with the Creator so that you will know your purpose. So thank you so much for your life. Indeed, we are blessed, and I hope sa mga nanonood sa atin ngayon, you are blessed with the life of Pastor Rodel. So I just want, before we end this video, I just want to tell you guys, very important that the decision that you will make today will determine the stories that you will tell tomorrow. If you want to tell good stories, be restored by God, fix your relationship with Him so that you can fix your relationship with your family as a father, as a son, or as a daughter, and most of all, as a servant of Christ. Thank you so much for watching. See you again sa next episode natin. God bless.